Dá um magamado pra escolher, ó. Ngayon, ang topic natin ay... Ano lang to? Ano lang na, ano, pagbibigay ng vitamins para sa ating mga bisiro. Ito, exacto 20 days na ngayon to. Nag-inject tayo dati ng ayon nung 3 days nila. Ngayon, 20 days na sila. Ito na sila, malalaki na sila. Oh. Ito sila, andun yung dalawa. Ngayon, mag-inject ngayon tayo ng B-complex plus ADE. Ang gamit ko ay ito. Norbit. Norbit. Vitamin A, B complex plus ADE. Healthy, healthy sila, oh. Medyo nag-aaral na sila kumain ng damo. Ang tekniko dito, ganito, para hindi magkaroon ganito mga ulimlim ang panahon, hindi ko sila sinasama sa pastahan. At pag mainit naman, sa hapon ko lang sila isasama, mga ano, 4 ng hapon. Para siguradong tuyong-tuyo yung makakain nila. Kasi nag-aaral na sila kumain. Nag-aaral na sila kumain ng damo, ng feeds. O, nakain pati face mask ko. Nag-aaral na sila kumain ng face mask. Sandali. Okay, gutom na. Ngayon, yung sa gatas naman, mga bossing, kung yung hinahin nila ay maliit ang dede, siyempre, pag maliit ang dede, konti lang yung gatas. So, dapat meron kayong suporta doon na goat's milk. Sasabayan mo sila ng goat's milk para hindi sila mabansot. Sabayan mo din sila ng mga ganito, multivitamins, iron. Tulong suporta sa immune system nila para malayo sila sa sakit. Kasi parang pabago-bago ang panahon, lalo na't mga bata pa sila, madali silang tamaan ng sipon, ng ano, ubo, ganyan. Kaya ito, itong tatlong to naman, wala namang problema sa gatas nila. Sobrang laki kasi nung daddy nung nanay nila. Sobra-sobra pa sa kanilang tatlo. Kaya ito, 20 days pa lang, oh. Ang laki na. Yan, so guys, tuturo ko sa inyo naman tong pag-apply natin ng multivitamin. So sila ay 20 days pa lang, so bibigyan lang natin sila ng 1 ml nito. Pwede rin 2 ml pero 1 ml na lang muna ang ano natin kasi sapat na yon para sa kanila. Pagka winning na sila, iwawalay na sila, pwede 2 ml to 5 ml. Ay, tama ba? O nga, 2 ml to 5 ml. Pagka iwawalay na sila mga 2 months. So guys, injikan na natin sila. So meron na ako ditong nakahanda. Asa na Mina yon? Ito po yata. Ito siya. Ang gamitin nyo guys na karayom, yung manipis lang. Yung pang 1 ml lang na karayom, gaya nito. Kasi yung karayom nitong 3 ml na syringe na to is masyadong mataba. Tapos plus yung ituturok nyo pa na multivitamins ay malapot. Kaya talagang kumayak ang kambing dito. Gawa ng masakit to. Pagpulasok sa ano. So dito lang ang pag-inject yan. So nalagyan na natin siya ng alcohol. Hanapin nyo yung medyo malambot. Huwag doon sa litid para hindi siya masyado masaktan. Oh, sandali, sandali. Ano dito? Ayun. Ayan, tapos i-massage nyo lang. Oh, hindi siya masyado masaktan. Oh, andali. Oh, tapos na. Ayan, guys. O, diyan ka na sa...
mo. Diyan ka na. Ito naman. Ito. Ito yung barako. Ayan guys. Ganun lang kapag ka may mga barako na kayong kambing. Kailangan at least 2 weeks nga na follow up na natin to ng B-complex at saka ng ADE. Pero sa kondisyon nila, malulusog naman sila kasi magatas yung nanay nila. Kaya 20 days ko na lang ni-schedule. So guys, yun lang. Abangan nyo yung susunod natin i-administer sa kanila. Ang susunod natin sa kanila prevention para dun sa coccidiosis. Dun sa mga bisiro natin. Next yun, mga pag nag, ano na sila, 20, magwa 1 month, mga 28 days, ganyan. Bibigyan na natin sila ng prevention kasi lumalabas-labas na sila, kumakain-kain na sila ng damo. Para unahan na natin yung coccidiosis. Huwag na natin hintayin ang mamapa sa kanila bago tayo magdamot. So, yun guys, sa susunod, tuturo ko naman sa inyo yun, prevention ng coccidiosis para sa pagtatay ng maliliit na kambing. Okay, see you guys. Kapastolero, over and out. So guys, maisingit ko nga pala, mag-i-inject na rin tayo sa ating anahin dun sa mga nanay nila. So, ang ibibigay natin sa kanya is 3 ml. Dapat 5 ml kasi wala naman tayong syringe na 5 ml. So, bibigyan natin siya ng 3 ml din na ganito. Ayan. So, guys, kung gusto niyo magbigay din sa ibang kambing nito, para ko lang sa inyo. Huwag kayo magbigay sa buntis kasi mayroon tong ADE. Hindi pa naman ako nalaglagan ng nabuntis pa. Hindi pa naman ako nalaglagan pero marami nagsasabi ang ADE ay nakaka-abort na nagbubuntis na kambing. Ito, ano kasi to eh, B-complex plus ADE. Pwede to sa mga, lalo-lalo na sa mga dumalaki na gusto nyo ng maglandi, pakastahan. Ito, maganda to kasi may ADE ito. Plus B-complex na, kompleto na to. So, maganda tong, anong to, multivitamins na to. Ayan, Norobit. Gawa ng San Miguel. Gawa ng San Miguel to, San Miguel. Matagal na ko nang ginagamit to. Sa baboy, pwede rin. Sa baboy, ganyan ang ginagamit to. Mga vitamins nila. So guys, ito para sa inahin naman ng mga batang kambing. Injingan natin siya para may pang-suporta din siya. Maganda rin to para yung katawan niya makapag-produce ng maraming gatas. At malayo sa sakit para yung mga anak niya healthy rin kasi doon sila dumedede. So ayun guys, sandito tayo ngayon, medyo namayot na inahin natin. Umaga kasi ngayon, di pa sila naipastol kaya wala pa naman ang tiyan. ID. So guys, sa una, pakalmahin mo muna yung ano yung mga anak. Hina, huwag mong palapitin sa dede. So guys, palabasin muna natin kasi dumedede yung mga anak. Malikot siya, malikot. Hindi naman background.
guys, ito, pakakalmahin nyo muna bago nyo turukan. Hanap tayo na dito sa parting ito na may batok. Busa mo, masakit to. O, ayan, nagwala na siya, masakit to. Pero kaliwang parte na lang natin i-inject. Dapat kasi to sinali natin para hindi siya nakalis. So dito na lang sa kabila. Ayan, dito. Oh, naku, naramdaman na niya, nadala na siya. Ayun, successful. Ayun na. Hi, Day. Ayan, mga kapastulero, na-injigan na nga natin siya. Naghabol pa tayo sa bukid. Ganun lang. At sa susunod na video, ang tatalakayin naman natin yung ano, prevention para sa coccidiosis ng mga bisiro. Dahil ang coccidiosis yun na nagiging sanhi ng pagtatae ng mga batang kambing. So, dapat guys, alam nyo rin kung kailan nyo dapat ilabas ang mga kids. Kung basa yung ano, damo, or masyadong maaga pa, huwag nyo muna ilabas para safe. Mahirap kasi maggamot ng ano, nagtataing batang kambing kapag meron na silang ano, diarrhea. Mahirap sila gamutin at saka nakakabansot. So guys, yun ang susunod natin at over and out na. See you sa next vlog, mga kapastulero.